Ikatatlumpu ng Mayo, Huwebes, sa ika-anim na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sandali pa at hindi niyo na ako makikita, at sandali pa at makikita niyo rin ako." At sinabi ng kanyang mga alagad sa isa't isa, "Ano ba itong sinasabi niya sa atin? Sandali pa at hindi niyo na ako makikita, at sandali pa at makikita niyo rin ako, at papunta ako sa Ama." Kaya sinabi nila, "Ano ba itong sandali? Hindi natin alam kung ano ang sinasabi niya." Alam ni Jesus na niloloob nilang tanungin siya at sinabi niya sa kanila, "Itinatanong niyo sa isa't isa ang ibig kong sabihin sa sandali pa at hindi niyo na ako makikita, at sandali lamang at makikita niyo ako. Talagang-talagang sinasabi ko sa inyo, tatangis kayo at tataghoy, ngunit magagalak naman ang mundo. Malulungkot kayo, ngunit magiging kagalakan ang inyong kalungkutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Malulungkot kayo, ngunit magiging kagalakan ang inyong kalungkutan. Napakagandang konsolasyon ang ipinapahayag sa atin ng Panginoon. Hindi nagtatapos ang buhay sa kalungkutan at pagkalumbay, sapagkat higit sa kanila ang Diyos na sinasampalatayanan natin. Ang lahat ng lungkot at sakit ay pinagtagumpayanan ni Jesus sa krus, kaya inaanyayahan tayo ni Jesus na huwag mangamba. Manampalataya tayo sa Kanya na kahit naluluklok na sa kanan ng Ama ay nananatiling malapit sa bawat puso ng mga nananalig sa Kanya. Pagsasagawa, hinahayaan mo bang pangibabawan ka ng sobrang kalungkutan at pagkadismaya sa buhay? O nagiging daan pa ang mga ganitong klaseng karanasan upang lalo kang magtiwala sa Diyos?